Do you want to know? Donna, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is nakikita nyo naman yung ating background. So meron pa po dito sa aking right and left. So yung gagawin natin today is mag-haul tayo ng mga baby things and baby must-haves. And isi-share ko din sa inyo kung paano ako nag-shopping ngayong COVID season. So tawagin na lang natin itong COVID season ngayong pandemic, guys, kasi iniiwasan nga nating lumabas na pumunta sa mga mall. So, ayaw naman nating i-risk yung health natin, mga mommies, and mga future moms, and yung ating baby, lalong-lalo na yung ating baby. So, paano nga ba ako nag-shopping? Paano ko nabili itong lahat ng ito, itong mga gamit ng baby, kahit hindi ako lumalabas ng bahay? And isi-share ko din sa inyo kung paano ako nakatipid, lalo-lalo na limited yung ating mga budget. Hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki para sa panganganak natin and yung mga baby things natin. So, simulan natin dito sa mga baby clothes, guys. So, unahin natin yung mga damit ni baby. So, dito muna tayo. So, yung unang pinaka-importante na kailangan meron si baby is yung etong mga damit na to. So, we have the thigh sides, or ang tawag po dito is baru-baruan. So, ganyan po siya, yung baru-baruan, yung naitatali. Pero, since meron na tayong modern na baru-baruan, meron din tayong button side na baru-baruan. Ayan, hindi na siya thigh sides, guys. Pero, I think, merong pa rin, madami pa rin gumagamit ng thigh sides. Ewan, depende siguro kung ano yung mas madaling gamitin. So, eto matagal ko nang nabili to, etong thigh sides na to. So, kumuha ako ng sleeveless, yung parang sando na thigh sides. So, lahat ng gamit ni baby na binili ko, guys, na damit, is parang tagi-tatlo lang dito sa baru-baruan. So, tatlong sleeveless na ganyan, tatlong long sleeve, ayan. And then, kumuha din ako ng baru-baruan na button side na may manggas. So, ilalagay ko na lang po dyan sa may baba saan ko pinamili itong mga damit na to, itong mga to. Hindi nyo kailangan bumili ng madami kasi mabilis lang lumaki yung mga baby, guys. So, hindi nyo kailangan bumili ng sobrang dami. Yun ang na-research ko, kasi nag-research na din ako kung paano ako makakatipid. So, paano nga ba ako nakatipid, guys, sa pamimili ng mga gamit ni baby? So, namimili ako pag on sale sila. Ang pinag-shoppingan ko ng mga gamit ni baby is it's either Lazada or Shopee. Pero more on Shopee siya, guys. Pero yung ibang gamit ni baby is from Lazada. So, bumibili ako, nag-check out ako during sale ng mga shops. So, for example, 6-6 sale, 7-7 sale, 5-5 sale, dun ako bumibili kasi mas nakakatipid ako, nababawasan yung price, and also, meron tayong mga free shipping. So, yun yung number one tips ko para makatipid tayo sa pamimili ng gamit ni baby. And second, guys, is kailangan konti lang yung bilhin natin. Hindi yung dose-dosena na damit yung bilhin nyo. Alam ko, nakaka-overwhelm ang bumili ng mga damit, lalong-lalo na yung ang gaganda, ang cute-cute. Pero kailangan nating pigilan yung sarili natin. Hindi lang yung bilhin natin na dami, saktong dami lang. Lalong-lalo na kung masipag naman kayong maglaba or meron kayong tagalaba. So, sa akin, since meron namang washing machine, pero I do not recommend na i-washing machine ang mga damit ni baby. Kailangan i-hand wash pa din siya kasi very, ano siya eh, very delicate yung mga damit ng baby. So, yung ginawa ko, guys, in every purchase, in every klase ng damit, is
3 pieces each lang yung binili ko. For example, this baru-baruan, yung sleeveless, tatlo lang. Kung masipag ka naman maglaba, okay lang na hindi ganun kadami. Kasi yung iba, sobrang dami nilang binibili, dose-dosena. Pero hindi naman nila nagamit kasi nga, sobrang bilis lumaki ng mga baby. Sobrang biglaan yung paglaki nila. So, tatlong long sleeve, tapos tatlong may manggas. So, yun lang yung mga tips ko paano makatipid. So, tignan natin kung meron akong maalala pa later on. So, next guys is yung pajama. So, kailangan may pajama si baby, no? So, yung kinuha ko is yung meron na siyang socks. Yung parang nakakabit na socks. Kasi, parang mas makakatipid kayo kung ito yung gagamitin nyo. Lalo na kung malamig yung area nyo. Or, ito, maganda siya pag gabi. Kasi alam ng baby na matutulog na siya. Ayan, kasi mahaba yung damit niya. Alam niyang pantulog. So, tatlong ganito lang din yung kinuha ko. And then, tatlong blue. Supposed to be, ang kulay nito, guys, yung kukunin ko dapat dito is white. Kaso, wala silang white. Hindi, iba yung binigay nila. And, ito, pink talaga. So, this one is 0 to 3 months. And then, this one is 3 to 6 months. So, mas malaki siya. Para at least, pag lalaki na si baby, palabang tumatagal, magagamit pa niya, diba? So, medyo mahaba siya compared dito sa 0 to 3 months. And next, of course, kumuha din ako ng tatlong shorts. Ayan, pang suot niya pag umaga. So, ayan, shorts. So, kumuha din po ako ng tatlong frog suit. So, gagamitin niya pag gabi, pag bedtime na, para alam niya na bedtime na. Matutulog na siya, sleeping time na. So, tatlo lang yung kinuha ko. And then, I also got a swaddle blanket. So, kukun. Hindi siya actually blanket. So, kumuha ako ng dalawang ganito na swaddle blanket. Ayan, kukun blanket. Ayan, for pantulog ni baby. Para hindi niya kamutin yung mukha niya pag gabi. Kasi, di ba, hindi pa ata siya pwedeng kukuhan pag newborn. So, kaya kumuha ako ng ganito. Next is, we have, yan, 1C siya na long sleeve. Ayan, tatlong ganito lang din to, guys. So, this one is, I think, 0 to 3 months. Para magamit niya naman agad. Para pag kalabas niya is magamit niya at hindi lawlaw naman sa kanya yung ibang damit niya. So, meron din akong polka dots. Yan, for baby girl. Siyempre, baby girl ang ating baby. Next, yung onesies na merong manggas. Ayan. So, eto, hindi tatlo yung kinuha ko, guys. Kasi nakaset po siya. Per set is parang 5 pieces siya. So, meron siyang 0 to 3 months, tapos merong pang 3 to 6 months. Pero, hindi ko alam kung saan dito yung pang 3 to 6 months. So, ito ata, pang 3 to 6 months. So, ayan, kumuha ko ng flower. So, more on yellow siya. Ayan. And then, ganyan. And then, pure yellow. Ayan. Another yellow na may yellow, white na kulay. Mayroong yellow na design. And then, yung light yellow. Ayan. Of course, kailangan niya ng mittens. Kailangan ko ng mittens kasi hindi pa pwedeng kukuhan yung newborn. Hindi pa daw siya pwedeng kukuhan agad-agad. So, kailangan siyang lagyan ng mittens. Usually, ginagamitan ng mittens hanggang 1 month to 2 months para hindi magkasugat-sugat yung mukha niya pag nakalmot niya. So, kailangan naka-mittens po siya. And another is yung booties. Ayan. So, meron siyang booties, of course, kasi lamigin ang mating mga babies, guys. Ito, dati nang nabili to eh. Nung hindi pa ako buntis. Ayan, may mga binili kasi ako para dun sa friend ko. Sana na hindi ko naibigay. Kaya,
ako na lang yung gagamit. So, ayan. Meron akong 2 pairs na ganito. And then, kumuha din ako ng 3 pairs from Lipton. So, sa Lipton ko po siya kinuha. Pinurchase. And then, another is yung Big Kiss ni Baby. So, this one is Big Kiss, guys. Sabi nila, hindi na kailangan ng Big Kiss. Sa hospital, hindi na nire-recommend ang paggamit ng Big Kiss kasi mas okay daw pag open yung pusod ni Baby. Pero meron din nagsasabi na kailangan siyang i-Big Kiss kasi para hindi siya, parang hindi malaki yung tiyan ni Baby, lalong-lalo na pag girls daw or baby girl, kailangan daw malalagyan siya ng Big Kiss para hindi malaki yung tiyan ni Baby. So, tingnan na lang natin kung anong ire-recommend ng pedia or kung anong sasabihin sa hospital kung lalagyan siya ng Big Kiss or hindi. So, at least, kumuha ako ng meron tayong Big Kiss, no? Pero 3 pieces lang po to from Lipton. And then, of course, meron din tayong burp cloth. So, ganyan. Nilalagay po siya dyan. Ginagamit siya pag magbaburp na si Baby. So, parang I think kumuha ako ng 5 pieces na ganito or 6 pieces na ganito. And then, meron din tayong face towel. And then, yung washcloth. So, itong washcloth na to, tamang-tama to pag maliligo si Baby. Ito yung ginagamit na pang punas-punas sa kanya pag maliligo na siya. And, kumuha din ako ng 3 pairs na socks na ganito. Pang baby girl na socks. Yung iba, guys, hindi ko na maipapakita kasi naipak ko na po siya para sa baby hospital bag namin. Siyempre, kailangan din natin to para sa ating baby. So, kumuha ako ng 3 pieces na bonnet na ganyan, na kulay pink. And then, yung iba dito, guys, is free po siya dun sa mga pinamili ko. Kasi, pag nag-purchase ka ata ng madami sa Lipton Baby, sa Shopee, is namimigay sila ng mga freebies. So, yung iba dito is freebies na po itong mga to. Meron din tayong, ito actually nakapack na po siya, guys, pero sige, ilabas na lang natin. So, meron din tayong hooded towel. Gagamitin siya pag pinaliguan si Baby. So, another one na kailangan ng ating baby is yung ating receiving blanket. So, parang meron akong 4 na binili na ganito. At pwede siyang, actually, madaming gamit ang receiving blanket, no? Hindi lang siya pang kumot ni Baby. Pwede din siyang gamitin pang burp. Gamitin burp cloth. Pwede din siyang pang swaddle. So, madaming gamit itong receiving blanket. And also, I got a muslin blanket. Ganun din ang purpose nito. Pwedeng pang swaddle kay Baby pag matutulog na siya. Para, parang pinakakumot niya itong muslin blanket na to. And pwede din siyang pang burp. Depende sa inyo kung saan nyo siya gagamitin. And also, meron din tayong changing diaper pod. Maliit lang po siya. Maliit lang yung nabili kong changing diaper pod kasi akala ko malaki siya. Pero actually, hindi naman kailangan ng sobrang laki. Another tip pala, guys, para makatipid tayo sa pamimili ng gamit ni Baby kung meron mamimigay ng mga used clothes ng Baby is pwede nyong tanggapin, guys, kasi 'di ba mabilis lang lumaki ang mga baby gaya nung sa akin, kaya hindi na po ako bumili ng sobrang daming damit kasi yung sister-in-law ko, yung kapatid ng asawa ko, meron siyang mga binigay na mga damit at gamit ng baby kasi meron din siyang baby girl. So hindi na ako bumili ng sobrang dami kasi meron pang mga ibibigay, kaya at least makakatipid tayo. Hindi naman sa tinitipid mo yung baby mo, pero it's a practical thing to do na hindi ka naman magmumukhang kawawa kung gagamitin mo sa baby mo yung mga used clothes na, 'di ba, mga used things, kasi at least makakatulong sa'yo, magagamit mo naman, saka hindi naman abused yung mga gamit na yon. So yun yung tip ko, guys, kung merong mamimigay sa inyo, meron kayong mga kamag-anak na meron na dating baby na pwedeng mabigay ng mga damit. So, pwedeng-pwede nyong gamitin yon.
갑자기 내게 나타나준 너 난